isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lalo na po sa taga-subaybay ng Defend the Catholic Faith Facebook fanpage. Ito po si Carlo Cortez, aka admin ko po ng Defend the Catholic Faith. Ngayon po ay makikita po ninyo ang kauna-unang Facebook fanpage na sinagawa sa DCF. Nandito po tayo ngayon sa aming munting tahanan, ano? Ang aming pong paksa na tatalakay ni Brother JJ na admin din po ng DCF ay yung paksang hindi mamatay-matay. Walang kupas. Walang kupas. Actually, sa page nga namin, minsan din na namin sinasabot yan dahil halos eh, paulit-ulit na nga lang namin yung paksang yan eh. Iniiba-iba na lang namin yung, ano, yung parang sagot. Content, yung sagot. Pero nandun pa rin yung punto. Pero itong mga ibang sekta ay hindi namamatay talaga sa isyong to. Parang gutom na gutom dito sa mga larawan, dito sa mga rebulto, talagang uhaw na uhaw. Sabi ko, hindi ba marunong mag-selfie itong mga to? Tsaka hindi natin mapilang kung ilang beses, ilang ulit na bagay gumawa ng article sa pag-check. Talaga. Tsaka, pero yun mo sa page natin, ang post natin about Uncle Kay Maria, may pagko-comment, bakit yung sinasamba mo ng rebulto, di ba? Hindi mamatay-matay. Ngayon po, bibigyan namin ng paliwanag ito, no? At subaybayan nyo po ito. Maaari nyo pong i-like at i-share ito ngayon sa inyong mga wall. Okay po. Ang una natin tatalakay, yung laging sinasabi, bakit daw kayong mga Katoliko eh sinasamba ang mga rebulto? Sinasamba ba natin? O yun niya ang tanong, sinasamba ba natin? Ikaw ba, Brother David? Di ba nakwento mo sa akin na ikaw hindi naman talagang Roman Catholic nung una. Hindi. Ikaw ay nabautismo nitong kailan nga ba? October 2, 2016. 2016 lang, oh. Alos mag-iisang taon pa lang, o isang taon na ang nakalipas. Eh, nung bang bumalik ka sa pagiging Catholic mo, eh, sinasamba mo ba itong mga rebulto? Ay, hindi ko sinasamba. Mm-hmm. Never ko siya sinamba kasi wala naman po tinuruan sa yung bahay. Mm-hmm. Nasambayin natin yung rebulto. Mm-hmm. Mas mabuti, bago natin pakinggan itong mga protestanting ito, mm-hmm. dapat alamin muna natin, ano ba yung sinasabi ng simbahan tungkol sa kanyang sarili? Mm-hmm. Sinasamba niya ba ito o hindi? Para maging patas tayo. Mm-hmm. Kasi alam niyo sa mga ating nanonood ngayon, no, dapat po natin tignan yung ibig sabihin ng salitang ng Diyos Diyosan at idols. Una po, ang ibig sabihin po ng idols, eh, according po sa Merriam-Webster, it is an image or object worshipped as God. Eh, alam niyo ako, nung kahit hindi pa po ako isang Catholic apologist, eh, isa pa po akong masabi kong walang kwentang Katoliko dati, hindi ko po sinamba yan, rebulto na yan. Wala nga akong makialam dyan noon, eh, kung anong mangyari dyan. O, tapos, eh ngayon, eh, mas lumalim ang kaalaman ko sa Katoliko. Eh. Hindi, mas lalong hindi ko sinamba. Dahil nung binasa ko yung katuroan ng simbahang Katolika, eh, hindi naman pala itinuturo na nasambahin ng rebulto. Kung bagkos ito ay binibigyan lamang na paggalang dahil veneration, ano? Mas maganda kapatid, basahin natin yung talata na paboritong-paborito ng sekta. Ito rin, hindi rin ito namamatay itong talatang ito eh. Basahin natin sa Exodus chapter 20 verse 4. Sa talatang pong ito, no, sinasabi nila na dito daw eh, nilalabag daw ng mga Katoliko. Basahin po natin. Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Eh, ang i-stress nila dito yung huwag kang gagawa para sa iyo ng mga larawang inanyuan ng kawangis ng anumang anyong nasa langit o nasa ilalim ng lupa. Nasa tubig. Sa ilalim ng tubig. Nasa ilalim ng tubig. Yun yung talagang ini-stress nila eh. Ika nga naman, eh, kung ikaw ay walang malay na Katoliko, syempre, kung biglang basa, mapapatingin ka dito sa imahe mo. Oo nga, ano, itong, halimbawa, itong Santo Niño, eh, oo nga, ito eh, batang Kristo, tapos inasa lupa siya. Oh, imahe to, gawa to sa kamay ng tao. Wow. Mm-hmm. Pero alam mo, Brad JJJ,
dun sa Exodus chapter 20 verse 4, dapat nating tandaan na yung sinasabing bawal na imahe doon ay hindi absolute. Hindi kailan yun absolute, hindi naging absoluto. Bakit ka mo? Itabababa lang natin yung talata sa Exodus chapter 25, no? verse 18. Ito ang sabi, ha? Pakinggan nyo. At gagawa ka ng dalawang kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Tuloy, at gawin mo ang isang kerubing sa ilalasang dulo at ang isang kerubing sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubing sa dalawang dulo niyaon. Tuloy ang basa. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang muka ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga muka ng mga kerubin. Brother JJ, nung binasa mo yung Exodus chapter 20 verse 4, kapag ka ibang sekta ang bumabasa at nagpaliwanag, talagang iisipin mo. Sa biglang basa, bawal. Bawal. Pero kung magbabasakan mismo ng Biblia, biro mo sa Exodus pa rin, ha, bumabala ng ilang chapter, may nagsabi ka agad, ang Diyos na gagawa daw ng kerubing ginto. Eh yung kerubing, ano ba yung kerubing? Di ba yun yung... Nililok. Oo, nililok. Tapos yun yung may hugis, may pakpak. Yung kerubing po na tinutukoy dito, yun po yung tinatawag ng Ark of the Covenant. Kung nanonood po kayo, kahit po yung mga protestanting movie ni tungkol ni Jesus Christ, may nakita doon yung Ark of the Covenant, may imahen, may ganong nakapakpak. Oh. Kaya, so, Brother Carlo, kung susundin natin itong interpretation ng mga kapatid nating protestante, lalabas, kung tatanggapin natin at ipipilit nila na absoluto yung nakasulat sa Exodus chapter 20, verse 4, lalabas, tatanggapin nila, at kung tatanggapin ba nila, na ang Diyos ay isang law giver, at the same time, lawbreaker din siya. Dahil siya mismo, sinabi niya, huwag gagawa ng rebulto. Tapos later on, hindi pa kalayuan, siya mismo nag-utos gumawa ng rebulto. So, tatanggapin ba nila yan? Of course, hindi. At saka, sa madaling salita, yung Diyos na kinikilala nila, makakalimutin. Pero chapter lang, lumagpas lang ng limang chapter eh. Ano na, nakalimutan ka na bawal pala yung, pinagbawal pala niya imahen. So, paggawa ng imahe, tumalun lang ng ilang chapter, nakalimutan na. Siyempre, hindi naman tayo papayag na yung tunay na Diyos ay makakalimutin. Eh kung ako nga, nung nag-aaral ako ng college bago ako graduate, ilang chapter nga ng English subject namin, natatanda ako. Tapos yung Diyos, limang chapter lang, nakalimutan. Ibig sabihin, mas maganda. Mahirap tanggapin. Oo, mahirap talaga yung tanggapin. Ibig sabihin, insulto sa kanya. Ibig sabihin, mas ma... galing pa yung memory ko sa Diyos. Eh, syempre, hindi naman totoo yun. As a matter of fact, Brother Carlo, hindi lang po yun yung talatang nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Talagang nagpalilok siya ng kahoy na rebultong kerubin. Basahin po natin yung ikalawang kronika sa 3:1-14. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moria, sa gihika ng Hebuseim sa Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Nagpagawa siya ng dalawang rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Ayun, ang linaw, Brother J, dalawang rebultong kerubin. Alam mo, minsan niya po nakapunta sa protestante, yung mga modern protestant. Inisip ko, sabi ko, kung talagang sinusunod nito yung nilay na sabi, bakit wala man lamang imahin maski kerubin? Kerubin? Oo, di ba? Wala man lamang eh. Akala ko mas katoliko, hindi sumusunod sa Biblia. Eh tayo, dito nga lang sa parokya namin sa San Isidro, ilan yung kerubin doon eh, di ba? Nagpapapogian pa nga ng itsura, di ba? Oo. Meron pa isa. Basa pa tayo. Sa unang hari, sa Eves, 23-29, sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya, si Yahweh, ng dalawang kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo. Napakagandang pakinggan, no? Imaheng nililok sa kahoy, eh. Ito nga, gawa ko sa kahoy, oh. Oh. Diba? Ngayon, Brother Gabe, punta tayo dun sa kalawang argumento nila. Sige, hindi nga sumasamba ang mga Katoliko, sabi-sabi nyo. Eh, bakit ninyo niluluhuran?
pagsamba yan, sasabihin ganun. Pasagutin natin ang Biblia. Pasagutin natin ang Biblia, mas maganda. Basahin po natin isang halimbawa dito sa Josue 7:6. Pinunit ni Josue at ng mga pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang banda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Oh, eh Brother Jay, hindi lang yung basta doon, nagpatira patira pa. Pag ganun yung halos halikan mo na yun. Halos halikan mo na yung lupa. Yung lupa, yung semento eh. Hindi naman siya sinabi, sinamba niya yung semento, sinamba niya yung kayo, ano? Yung kaban. Yung kaban ng tipan, walang sinabi. Pero ang tanong, ano po ba yan doon sa kaban ng tipan? Ano po ba yun? Kung babalikan po natin yung pinagawa niya, nagpagawa po siya ng dalawang kerubin. Rebultong kerubin. At nilagay doon sa ibabaw ng kaban para maging luklukan ng awa. Kung saan doon sila mag-uusap ni Moises. Kaya ay kutakobin natin kasuntuan ng Diyos yan. So sinamba ba niya ang aswayon? Ah, hindi. Dahil wala namang sinabi sinamba niya eh. Oh. Kung sila mababasa nito? Dagdag ko lang ito. Para sa ikakabuti ng lahat. Meron po kaming tinatawag na three kinds of veneration sa aming pananampalataya Katolika. Unang-una, ito yung dulia, hyperdulia, at latria. Ano po ba yung dulia? Yung dulia, it is a veneration given to all the saints. Veneration po ah, paggalang. Hindi po worship, hindi po adoration, kundi paggalang. Kahit sino po pwede mong bigyan ng dulia, ng veneration. Second, super veneration or hyperdulia given to the Blessed Virgin Mary alone. Bakit? Diba sabi sa Luke 1:43, kung di ako nagkakamali, sinabi ng anghel sa kanya, Hail Mary, full of grace. Nung sinabi mong ganun nung anghel sa kanya na Hail Mary, full of grace, binibigyan siya ng hyperdulia noon, na-stress na yung hyperdulia eh, ng super veneration. Kaya po, merong hyperdulia. And lastly, the latria. Latria is adoration given to God alone. We never give latria or adoration to the saints. Kahit kay Blessed Virgin Mary yan. Dahil kahit po si Inang Maria ay magagalit kapag binigyan na sinampa siya bilang Diyos. Huh? Ngayon po, meron pong mga kumakalat sa social media kasi meron silang ginagamit yung Christian ano ba yun, documents ba. Sinabi doon worship, ginamit doon worship. Tandaan po natin na yung salitang worship na ginamit doon ay old language, old English term yung worship. Kapag sinabi po worship noon, veneration lang po ang ibig sabihin noon. Kaya nga po may sinasabi na worship through dulia, worship through hyperdulia, and worship through latria. Dahil nga po, iba't iba po ang veneration natin sa mga imahen at sa mga santo at sa Diyos mismo. So, Bro Carlo, so, ito nga ito yung mga kapatid na Protestante, inigit nila sa atin na yung mga rebulto, sa kabila na marami nating paliwanag at talagang compelling yung ating explanation, iginigit pa rin nila na talagang sinasamba natin itong mga rebulto. Now, pasagutin naman natin ang Bible. Ano ba yung ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Ano ba yung pinagkaiba ng Diyos-Diyosan doon sa imahen ng mga santo o santa sa ating mga simbahan? Pasagutin natin si Apostol Pablo. Sabi po ng Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:4. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin, iisa lamang ang Diyos. Ayun. So, pag sinabi pala ng Diyos-Diyosan, Bro Carlo, ito yung larawan ng mga bagay na hindi naman totoo. Walang real existence. Eh, ang ating mga santo, meron silang real existence. Meron silang araw ng kapanganakan, araw ng kamatayan, buhay nila. Talagang mag-exist sila sa mundo. Unlike ng mga Diyos-Diyosan, katulad ni Zeus, Poseidon, kung ano pa yan, wala sila talagang existence. Sapagkat gawa-gawa lang sila ng mga tao at mga larawang ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. So, at saka tayo, kung sasabihin nila ang Diyos-Diyosan ay yung mga si Zeus, yung mga Greek and Roman mythology, eh oo, ako pa gusto ipagsigawan ko pa ngayon na Diyos-Diyosan. Mawalang galang doon sa mga Greek and mythology, Roman mythology lover dyan.
yung mga nandyan, ay Diyos-Diyosan talaga kasi no real existence yan. Tsaka talagang hindi ka tanggap-tanggap, biruin mo yung Diyos dahil ang daming asawa, ang daming nire. Ang daming nire, lalo na daming sila. Oo. Babaero. Babaero. Ano ba? Pag Diyos na walang moral. Okay, yung Diyos na maraming kamay. Oh, maraming kamay. May katawang elepante tapos yung ulo'y tao. Ano ba yan? Well, kami mismo hindi maaano dyan, sasang-ayon na yan ay Diyos. Talagang ako mismo magsisigaw yan na Diyos-Diyosan niya yung mga ano na yan, Greek and Roman mythology. Eh, ngayon, gusto ko lang po sabihin, no, basahin dito sa Mateo 7:1. Para po sa mga nagsasabi na yung daw lumunod tayo magpagkatoliko, tayo mga katoliko yung lumunod daw, eh, sumasamba na. Basahin lang natin, sabi po ng Biblia, sa Mateo 7:1, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sunod na talata, sapagkat sa hatol sa inyong iyahatol ay hahatulan kayo at sa panukat ng inyong isusukat ay susukatin kayo. Ayun. Alam nyo, sa paalala ko sa ibang sekta, no, dapat nyo pong tandaan na hindi po namin kung sinasabi na hindi nyo kausapin itong mga Katoliko nakikita nyo nakalukod. Bakit hindi, bago nyo sabihing sumasama, bakit nyo muna hindi tanungin? Mas malagay yung intention. Mas malagay yung intention na tanungin nyo muna, sinasamba nyo ba yung rebuto? Kapag sinabi niyang sinasamba, o sige, panalo ka. Pero kung sinabi niyang hindi, huwag kayong makulit. Bisan, kayo ikaw makukulit eh. Kayo na nagsasabi na. Kayo nagsasabi na, sinasamba nyo yung mga rebuto kasi niluluguran, etc. Alam nyo, sa in, kung sa talagang tasangayunan natin yung lahat daw ng paglote, pagsamba, eh, paano pag naglilinis ako ng dingding? Minsan, nakalugod ako, ibig sabihin, sinasamba ko itong dingding. Diyos ko naman, ang chip ko naman, pati dingding, sinasamba ako. Diba? Tanda niyo po, ano, hindi po lahat ng pagduod katumbas. Pagsamba. Totoo, sinasangayunan ko na ang pagduod ay pagsamba. Pwedeng pagsamba talaga, pero hindi lahat. Kasi kung lahat, dahil sila kagaya ng in-example ko kanina, pati yung pag naglilinis ako ng tingding, nakalungod. Hindi ibig sabihin, sinasamba ka doon. Alam nyo, dito sa, ano, sa aklat ng Genesis 43, versikulo 28, basahin mo. At kanilang sinabi, walang sakit ang iyong lingkod sa amin na aming ama. Buhay pa. At sila'y nagsiyukod at nagsigalang. Nagsiyukod, nagsigalang. Ibig sabihin po, mayroong pagluhod na pagsamba, mayroong pagluhod na paggalang. Na. Eh, yung paggalang po, hindi po yung bawal kahit saan. Pwede mong igalang magulang mo. Igalang mo yung nature. Igalang mo yung mga alaga. Tinan mo, eh, may alaga akong pusa dito. Kaya papansin nyo kanina sa video, gumalaw ako kasi pusa ako, nagtanakaw na naman ng ulam. Bigyan natin na example pa, bro. Hindi lahat ng pagyuko, may mga pagyuko na paggalang at hindi pagsambi. Sa unang samuli, sa 24:8, ito po yung sabi. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniwan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari at talumingin si Saul ay iniyuko ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Nagbigay galang. Talagang ibig sabihin, sinisis talaga ng Biblia na hindi lahat ng luhod, pagyukod, ay pagsamba. Diba? So ang payo natin din sa mga kapatid natin, protestante at fundamentalista, ito po yung sabi ng Panginoon ko sa inyo. Pakinggan niyo po, babala niyo po sa inyo. Sabi niya po, sa Exodo, Kapitulo 20:16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Nasa Ten Commandments po yan. Ang dami po namin ay protestante yung Biblia, King James. King James. Baka sabihin niyo, Biblia ang katoliko yun. Di ba ganun lagi yung kanilang mga etchos. ESV, protestante po. Protestante ngayon. Pinagbigyan, bukod sa pinagbigyan po namin kayo sa topic na paborito niyo, pati sa Biblia, yun yung Biblia ninyong ginamit na namin. Nga po pala, no? Mamaya po, may kalawa po kaming topic. Yung po, pag-gayos ni Cristo. Paborito to ni Iglesia ni Cristo, no? Paboritong paborito. Maraming sumang sudyante ko, Iglesia ni Cristo. Tinatanong ako dyan. Kala nga pala, katikista pala si Brother JJ. Nga pala, no?
bilang panghuli, no, may isang tanong dyan pa sa akin. Bakit daw tayong mga Katolik nagkakaroon ng imahe na hindi na naman daw kamukha ng ano, na ni Kristo? Ni Kristo, o ayan ito. Gano daw nakakasigurado na kumukha ito ng batang Kristo? Diba? Well, una, bago ko sagutin ng talata yan, sagutin muna natin ng logic, ng explanation. Yung po bang rebulto ni Rizal doon sa luneta, siyang siya yun? Hindi. Alam nyo, hindi. Kulay ano yun? Kulay talso ba? Gray? Bronze siya. Parang bronze, di ba? O. Kasi kung kamukha-kamukha niya, walang taong ganun ang kulay. Walang taong galon, di ba? At saka alam nyo yung sayang, hindi ko nakuha yung pasugo ko. Dito po sa pasugo magazine na INC. Merong rebulto doon ni Ka-Felix. Yung kulay po doon nung rebulto niya, bronze. Eh, doon na bubuhay pa si Ginoong Felix Manalo, yung bronze yung kulay niya. Siyempre, hindi. Diba? Kasi po, kaya po ganun ang itsura, ganun ang kulay. Eh, depende po yan sa kusilog mo ba, anong ginamit niyang kulay. Diba? Kaya, tulad na rin po isang Nazareno po, kaya po maitim. Kasi nasunog yung imahen. Saka naman nakakita ng imahen, nasunog, naging kulay green. Tapos yung kahoy na ginamit sa Nazareno, habang tumatagal, is umiitim. Oo, umiitim, lumuluma. Pareha nung berehen ng Antipolo, di ba, maitim din. Maitim din. Pareha sa lunang kahoy, kapag tumatanda, umiitim. So hindi naman po mahalaga na talagang kamukha, kundi ang pinakamahalaga is yung sinisignify, o yung kinakatawan, o yung nirepresenta nung imahen na yun. At ito pa po, no? Kahit masira yung mga imahe na yan, kahit masunog yung mga simbahan at yung mga imahe na yan, wala pong mangyayari sa Catholic faith na. Ayoko. Diba? Tandaan niyo po, ang dami na pong reliyon ang nagtangkang wasakin ng simbahan Catholic. Pero hindi po kami mawawasan dahil lang, halimbawa, may nagwasak ng imahe. Pwede magpagawa kami immediately niyan dahil imahe naman yan. Hindi naman, wala naman po kaming sinabi na sinasamba namin yan. Kaya, ngayon, kung may nakikita kayong mga Katoliko na umiiyak dahil na nasira yung imahe, eh siguro dahil yung imahe na yun, napamahal. Pero hindi na nangangahulugan. Sinasamba. Diyos na sa kanila yun. Kasi, tinawa, eh ako, nung bata ako, when I was grade 6 yata yun, namatay yung pusa ko, umiiyak ako, ibig sabihin, sinasamba ko yung pusa ko. Oh, diba? Illogical yun na sabihin na porque iniiyakan mo. Eh, sinamba mo na. Oh. Eh, paano yun? Yung pamilya mo namatay. Eh, sinasamba mo rin yung nanay mo. Alam niyo, meron akong kamag-anak na protestante. Nung namatay yung kamag-anak nila, meron silang imahin dun sa ano, dun sa bahay nila. Hanggang ngayon. Hanggang protestante po yan na sinisindihan ng kandila, pero hindi ko sinasabi na sinasamba. Pero bakit kayong itong mga protestante kapag kami na ang nagsindi ng kandila sa imahe, nagpunas, ayan na. Nagre-react. O, nagre-react. Samba, pagsamba. At saka ito mga kapatid namin protestante, bago nyo po banatan ng simbahang Katoliko na ito, may mga rebulto, dapat unahin ninyong linisin yung sarili ninyong bakuran. With all due respect, may mga protestante, denomination ninyo, na gumagamit ng rebulto, gumagamit ng imahe. Lutheran. Anglican. Methodist. Oh. Gumagamit pa rin ng mga stained glass, nag-rosario yung mga yan, nagsa-sign of the cross yung mga yan. Bakit hindi nyo muna sila ang sitahin nyo bago kami? Eh, pareho nyo rin yung protestante yan. Protestante, naniniwala sa faith alone, Bible alone. Kapareho nyo yan, eh, dapat pagsabihin nyo sila, bilang parehong protestante, magkapatid kayong protestante. Eh kami, ilang libong taon nang inilinaw ng simbahan Katolika na hindi pwedeng sambahin ng mga rebulto. Actually, Second Council of Nicaea yun, di ba? Second Council of Nicaea, year 300 years, 300 pa yata. 700. O 780 pala, sorry. 787 AD. Oh. Sarado na yung kaso, pero binubungkal nyo pa rin. Binubungkal nyo pa rin. Yung mga kumunti niya noon at nagpaliwanag niya, mga patay na. Pero yung kumunti na noon, malinaw na sa kanila. Kaya, hindi ko alam dito sa mga modern protestant talagang ini-insist talagang, alam, hindi mamatay yung matay eh. Minsan nga sa page, binaban ko na lang yung mga ganyan. Kasi, ang layo sa post, topics, tungkol kay Maria, kukomment ng, bawal ang rebulto. Tsaka, nagkaroon tayo nung kasabihan natin eh, ang protestant ay nagigipit sa rebulto kumakapit.
Muli po, nagpapasalamat po kami ngayon sa unang part ito. May part 2 po ito, ngayon din pong araw na ito. Ang ikalawang topic po ay pagka-Diyos ni Kristo at ako po ay nagpapasalamat sa mga nanonood. Mamaya po sa ikalawang topic, pwede po kayong magtanong. Ngayon po ay kasi dalawa lang po kami dito at kami lang po ang nag-video. Ano? Muli po, iniimbita ko po kayo na i-like ang aming Facebook fan page, Defend the Catholic Faith, sa Twitter din po, Instagram, at sa YouTube. Makikita niyo po kami doon. Website din po namin na www.defendthecatholicfaith.com. No? At ipanalangin niyo po na sana magawa namin ito kahit once a week. Tuloy-tuloy po. No? At makakaasa rin po kayo ng panalangin mula sa amin at makakaasa rin po kayo na pagsusumikapan po namin na masagot ang mga katanungan ninyo. Sana po itong Mike C. Apologetics po na ito ay nakatulong po sa inyo. Mamaya po sa ikalawang talakayan ng pagka-Diyos ni Kristo ay antabayanan niyo rin po kami. Ito po ulit si Carlo Cortez bilang admin ko po ng Defend the Catholic Faith. Nagpapasalamat sa inyong panonood. So, sasabihin ka ba, Brother JJ? Ako po si Brother JJ. Nagpapasalamat po ako sa inyo. God bless you all. And of course, peace be with you.